Hello po, mga katambay, si Kamanong po sa Tambayang Makabayan. Ito po, usapa po sa ating bansa, lalo sa media, na yung hindi pagbanggit daw ng powerful sa buong mundo na bansa, ang Amerika, ang presidente po na si Joe Biden, ang hindi pagbanggit sa kanyang speech sa seguridad, tungkol sa seguridad ng Asia. Hindi po nabanggit ang Pilipinas sa kabila ng tayo eh, number one na panatiko natin o panatiko tayo sa Amerika, di ba? At sinasabi nga tayo ay kaalyado. At sinasabing sila yung number one tutulong sa atin sa China kung tayo ay mahikipag-gera, di umano. Ang tutulong sa atin si Uncle Sam. Pero sa kabila nun, ang sinasabi nga, hindi kaya daw nakalimutan lang dahil may issue po ang presidente na medyo naguulyanin na raw ang presidente ng Amerika. Painggan po natin ang balita kung bakit hindi nabanggit ang Pilipinas sa kanyang speech sa seguridad sa Asia. Ito po mga katambay. Usap-usapan ang hindi pagbanggit ni US President Joe Biden sa Pilipinas nang talakayin niya ang seguridad sa Asia sa kanyang State of the Union address. Sa kabila niyan, nilinaw ng Embahada ng Amerika na nananatiling matibay ang alyansa ng dalawang bansa. Nasa front line ng balitang yan, si Camille Samonte. Maanghang na salita ang binitawan ni US President Joe Biden laban sa China sa kanyang ikatlong State of the Union address sa harap ng US Congress kahapon. Binira ni Biden ang mga anyay panggugulang ng China. Kilalang magkaribal sa ekonomiya at pandaigdigang kalakalan ang China at Amerika. And we're standing up against China's unfair economic practices. I want competition with China, not conflict. We're in a stronger position to win the conflict of the 21st century against China than anyone else for that matter. Sa usapin naman ng seguridad sa Asia, iginiit ni Biden na prioridad niya ang pagpapanatili ng kapayapaan sa rehiyon. We're standing up for peace and stability across the Taiwan Straits. I've revitalized our partnership and alliance in the Pacific. India, Australia, Japan, South Korea, Pacific Islands. Hindi nabanggit ni Biden ang Pilipinas na may mutual defense treaty sa Amerika. Sa kabila niya, tiniyak na US Embassy na nananatiling matibay ang pakikipag-alyansa ng Amerika sa Pilipinas. Sa gitna ito ng patuloy na tensyon sa West Philippine Sea dahil sa pangaharas ng China. Inalmahan naman agad ng China ang mga sinabi ni Biden. Ayon kay Chinese Foreign Minister Wang Yi, lagi raw silang pinalalabas na masama ng Amerika. Sila pangaraw ang pinapatawan ng kaliwat kanang sanctions. Para naman sa isang maritime expert, hindi raw dapat palakihin ang hindi pagbanggit ni Biden sa Pilipinas sa kanyang talumpati. I wouldn't read too much into the State of the Union. This is a speech meant for sound bites to be used for the domestic media here in the U.S. It's not a speech about foreign policy. Malino naman daw ang Mutual Defense Treaty ng Amerika at Pilipinas. Two U.S. presidents and at least four successive U.S. cabinet secretaries. Ayan po, mga tambay. Siyempre, yung hindi pagbanggit, yung mga kaalyado naman po ng President Biden, ipagtatanggol po ang kanilang presidente, di ba? Kasi medyo ano rin kasi yun, lalo sa Pilipinas. Marami talagang magtatanong bakit nabanggit mo ang Australia, di ba? Ang Taiwan at ang Japan, di ba? Ang South Korea. Pero ang Pilipinas nilagtawan mo, di ba? Kasi pag Australia, susunod na rin Pilipinas kung papunta ka ng papunta ka ng Japan, di ba? Ng Taiwan. Mauna tayo rin sa Taiwan kung binanggit una yung Australia, di ba? Saka meron nga tayong treaty, di ba? Na meron tayong agreement diyan, di ba? Saka kaalyado tayo. Saka yung tension po ngayon sa sinatawag na South China Sea at sa atin naman ang tawag natin West Philippine Sea, di ba? Sa atin ang malaking tension Nakita niyo na bubuli po ang China sa atin. Ginagamitan tayo ng mga high-tech nilang barko, malalaki nilang barko. Ang ating barko naman aping-api. Dahil una-una maliliit na, luma pa. At ilan-ilan lang ang ginagawa sa atin ng China, di ba?
dinadaan tayo sa dami ng barkong kilalaki at meron pa mga water canyon, di ba? Doon tayo dinadaan. Pero kung doon sa speech ni Joe Biden, di ba? Ng presidente ng Amerika, kung talagang gusto niyang tumulong sa Asia at seguridad at kapayapaan, di ba? E napaka-powerful yung bansa, di ba? Siya yung powerful. Lalo sa pandigma, di ba? Bakit hindi niya po makaya ang China, di ba? Hindi niya mapagsabihan, di ba? Na itigil na yan yung ginagawa mong pambubuli at pambabaraso sa mga maliliit na bansa. Katulad ng Pilipinas, di ba? Bakit hindi mapagsabihan ng Amerika, di ba? Bakit po kaya, tatanong si Kamanong, hindi po kaya may hawak ding alas ang China sa kanila? Dahil di umano, baon sila sa utang sa China. Di ba? Madali pong i-search po yan na talagang napakalaki ng utang ng Amerika sa China. Di po kaya? Di po ba, mga katambay? Baon. Kung ilang trillion ang utang ng Amerika sa China. Kaya mayroon din po mga nagtatanong at nagsusuri na kung magkakaroon ng gyera, wag naman sana ipinupus o tayo talagang parang gustong ipain ng Amerika di umano sa gyera. Para kung magkakaroon ng gyera di umano, yun ang magiging kabayaran ng Amerika sa China sa kanilang pagkakautang na hindi rin kayang bayaran ng Amerika sa laki. Mga katambay. Di umano. Kaya alam natin ang Amerika sanay na sanay sa gyera, na yung gyera, sanay na sanay po silang mag-umpisa ng gyera, pero hindi naman yung bansa nila ang ginigyera. Di ba ba? Hindi po ba napapansin sa Amerika yon? Napakagaling magsalita ng gyera, pero yung bansa nila ay walang gyera. Dadalhin po yung gyera sa bansa po natin o sa bansa ng ibang bansa, di ba? Katulad ng Ukraine, di ba? Susuportahan nila. Puro ganun po. Puro support lang po ang ginagawa ng Amerika. Susuportahan ka, pero yung bansa mo ang durog. Durog ang bansa mo. Pero yung bansa ng Amerika, Amerika pa rin. Walang damage, di ba? Kaya kawawa po pagka tayo, mga Pilipino, lalo si President Marcos, susunod sa tapang ng Amerika, tapang ng Pangulo, ang kawawa tayong mga Pilipino, madudurog tayo. Dahil alam naman natin, nakita natin noong mga nakaraang taon, nag-testing ang China, di ba? Nag-testing po sila ng missile. Wala rin naman nagawa ang Amerika, di ba, nung mag-testing. Talagang yung missile, pinalagpas pa nila ng Taiwan, di ba? Yung missile nila, doon nila pinaputok. Nagdaan ng bansa ng Taiwan, di ba? Di mo ganong ka-powerful na ang mga gamit at mga pandigma ng China, di ba? Hindi naman uso na ngayon yung mga pandigma na kailangan lumusob ang mga tao. Hindi na kailangan ng mga manpower sa gera ngayon, mga katambay. High-tech na po ngayon, missile na. Di ba? Tingnan niyo po yung gera sa Israel, di ba? Sa Gaza. Puro missile na po yung lumilipad, parang mga kuitis. Ganun po mangyayari sa bansa natin, mga katambay. Pagka masyado tayong naging matapang, wala naman tayong pandigma. Ang China po, napakarami po nilang papuputukin lang sa bansa nila. Dahil pupunta na po sa atin yon sa Pilipinas. Doon na po sasabog yon. At wala po silang papupuntahin mga tao. O ano, missile lang, mga katambay, di ba? Missile. Ano po ang laban natin doon? Kung tayo po ay makipagyera dahil lang dyan sa West Philippine Sea, di ba? Ang kawawa po, tayong may hirap. Yung mga mayayaman, lalayasan tayo niyan, mga katambay. So po, totoo po yun. Nangyari po sa Ukraine yun. Lahat po ng bilyonaryo doon, mayayaman, nag-alisan po sa bansa nila. Ang naiwan po, puro may hirap sa kayong mga military. Yun po ang nagkakaubos at nagkakamatay doon, mga katambay. Ganon din ang mangyayari sa bansa natin, mga katambay. Pagka tayo ay naging agresibo at masyadong matapang na papangakuan lang tayo ng Amerika na tayo susuportahan at hindi tayo iwanan sa uli. Tama yun, hindi tayo iwanan, pero tayo, patay na tayo, durog na, bansa natin. Diba? Pagka naman ang lalabas nun, sila hero. Diba? Ganon po ang nangyayari sa Amerika. Bandang uli, sila hero.
Pero yung bansa mo, lugmok. Diba? Hirap, back to zero. You know? Kaya isip-isip lang po, mga katambay. Nakakalimutan ng ano, Joe Biden na banggitin ang bansa natin na ididepensa. Diba? Ang binanggit lang, ilan-ilan. Diba? Pero Pilipinas, hindi. Saka isa pa, delikado na po si Joe Biden ngayon, si President Biden. Nag-uulyan niya na po. At marami na po siyang speech na nakakalimutan niya na po yung mga sinasabi niya, mga katambay. At nadadapa na po yung balance po niya, mahina na rin. Ilang beses na po bumuwal ang presidente ng Amerika, pati po sa pagsampa ng eroplano. Natutumba na po, nawawala ng balance. hindi po natin masisi dahil may edad na po. 81 na po ang presidente ng Amerika. Di ba? Kaya wala na po tayong masyadong question doon sa edad. Di ba? Talagang humihina na una tuhod. Yan lang po mga tambay. Komento ni Kamanong sa speech na hindi man lang tayo binanggit. Pero syempre po sa tingin naman ni Kamanong, di po ba dahil nga sa edad, yung 81 anyos, nakakalimutan na po. Marami na nakakalimutan. Si pagpapasensya na po natin yun mga tambay. Yun lang po mga tambay, si Kamanong, nag-iiwan pong huwag po tayong makipagyera, huwag tayong sumunod sa mga gusto lahat ng Amerika. Dahil una-una, hindi naman tayo pinaglalaban at pinagtatanggol. Di ba? Puro yaw-yaw lang. Mahalin pa rin natin ating bansa, ipaglaban natin, at hindi sa giyera. At makakabangon tayong muli. Paalam. Bye-bye.